Good morning po mga ka-farmers. So, nandito po ulit tayo sa ating maisan. Gusto ko lang pong ipapakita sa inyo yung update po sa tinanim namin na maiso. Kung makikita po ninyo, dyan sa likod ko ay ganyan na po kataas ang tinanim natin na mais. So, ang mais po na ito ay 47 days pagkatapos nating matanim. So ang ganito na po siya kataas. So ito po ay huli nating inabunuhan nung ika 35 days. So naglagay po tayo dito ng mix po ng urea at saka triple 14 na may halo din pong potash. Okay, so yung natira po na abono na nilagay namin nung una nating paglalagay ng abono ay inubos na lang po namin. So ang una po namin nilagay dito na abono ay naglagay po kami ng urea at saka may halo po siyang 1620 at yun po 1620. At yung huli po nating paglalagay ng abono ay may halo lang siyang konting urea at yung natirang 1620 at the rest po ay triple 14 na. At naglagay din po tayo ng isang sako ng potash para sa pampalaki po at pampatibay din ng puno ng ating mais. So, ayun po kanyang tsura. So, 47 days na po ito. So, eto na po ang ating maisan, mga ka-farmers. So, yan po. Ganito na po sila kataas. Titingnan po natin. So, medyo kung papasok po tayo sa loob, makikita po natin ang tubo ng ating mais. So, napakaganda po kasi magaganda po ang kanyang mga dahon at green na green din po. So, yung una po ay parang kala natin ay hindi maganda ang kanyang pagtubo kasi nga po medyo delayed yung iba. Pero sa makikita po natin ngayon ay halos magkaabot na rin po sila, magkasing taas na rin. So nakakahabol rin po yung mga medyo nahuli natin na tumubo na mga tinanim na mais. So yan po, napakaganda po ng ating maisan. Taas po. Yan po siya. So, kung dito po ako, so, yan po. Kung makikita po ninyo, yan. Yan po ang ating mais. Yan po ang kanyang dahon sa taas. So, yan po mga ka-farmers. Yan na po kataas ang ating tanim na mais. Kita po ninyo. Yan po. So far po ay maganda po ang kanyang pagtubo. Malalaki po ang kanyang mga puno at nalalapad din po ang kanyang mga dahon. Tinitingnan po natin kung
may mga uod ba ang ating tanim na mais. Pero sa makikita po natin, wala naman po. So may mga siguro, may nakikita po tayo na ano doon, dahon na medyo nakain ng uod, pero parang di naman po alarming. So yan po. So may kinainan po siya ng uod, pero so far yung sa gitna ng mais ay okay naman siya. Wala naman siyang uod. Yan po. Hanggang doon. So ang lawak po ng maisa natin ay aabot po siya ng 1 hectare. So dalawang bag po ng tig 10 kilos ang nagamit natin dito. So yan po. Actually, sa dalawang bag po ay hindi po naubos yun. May natira pa po na konti. Kasi nga po, machine po yung ginamit natin sa pagtatanim nito. So, ginamitan po ito ng seeding machine. Yan po. Okay, so, yan na po ang ating maisan. So, napaganda po ang kanyang pagtubo. Yan po sa ilalim. Napakataas na rin po. So, di na po magtatagal. Ang mais po natin ay malapit na rin po mag labas ng kanyang mga bulaklak. So mga maghintay po tayo ng mga 1 week para lumabas na po ang kanyang mga bulaklak. Siguro mga after nearly 2 weeks ay lalabas na po ang kanyang mga bunga. So yun po yung pinakahihintay natin na mayayari sa ating tanim na mais. So abangan po ninyo. So mag-update po tayo sa progress ng mais na itinanim natin. So, sana po ay magiging maganda rin po ang resulta sa itinanim natin na mais. So, abangan po ninyo. Napakaganda na po ng pagtubo ng ating mga mais. So, yun po. Lumalaki na rin po yung kanyang puno tulad po niyan. Ay, dyan po lalabas ang kanyang mga bunga. So, malaki po yung puno ng mais natin. So, maganda din po ang abono na nilagay natin dito. Kasi maganda rin po yung kinalabasan ng ating mais. Okay, so dito naman po tayo sa kabilang side ng ating maisan. Ayan po mga ka-farmers. Ang tataas na rin po. So actually nag-spray po tayo dito ng ano, ng Roundup para po sa mga damo, pero yung portion na ito siguro ay hindi masyadong natutukan ng nag-spray. Kaya medyo kumapal yung mga damo dito, at saka syempre dahil ilang araw din po na sunod-sunod yung ulan dito sa amin. So, bigla po
Umabong yung mga damo dito. Po, medyo marami ang damo. Pero siguro po hindi na rin po ito maka-apekto sa ating mga mais. Kasi nga po matataas na rin yung mais natin. Yan po. So pag ganito na po ka yabo ang mga dahon ng ating mga mais ay hindi na po tayo mag-aalala sa mga damo. At yung abono po na nalagay natin dito ay nagamit na rin po ng ating mga mais. At sandali lang po mga ka-farmers, kasi may nakikita po ako. Yan po. May lumabas na po na bulaklak sa isa nating mais. Ah, meron na rin sa likod. So, meron na rin palang bulaklak na lumalabas. Ayan. So, ngayon lang po natin ito nakita. Ayan. So, magsisimula na pong hindi na po maglalaba hindi na po magtatagal. So, days na lang bibilangin ay lalabas na rin po yung mga bulaklak ng iba pa natin mga mais. Kasi may nauna na rin pong lumabas na bulaklak. Yan po. Okay. So, hanggang dito lang po muna mga ka-farmers. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. So, abangan po ninyo ulit yung susunod nating videos sa update po ng ating mais. So, kukunan po natin ang video yung paglabas pa po ng ibang bulaklak at paglalabas ng bunga ng ating mais. So, maraming salamat po ulit. See you again po sa susunod nating videos. Bye! So, mga ka-farmers, good morning po ulit. So, papakita ko lang po sa inyo yung mga lalabas na bunga ng ating mais. So, ayan na po siya mga ka-farmer. Lumalabas na po siyang bunga. Yan po, at meron na rin po siyang lalabas na bulaklak sa itaas. Yan po. At dito po sa tabi niya, yan din po. Yan. Malaki na po yung kanyang ilalim. Hindi na magtatagal, lalabas na rin ang kanyang bunga at bulaklak. At dito din po, ipapakita ko po sa inyo. Ayan po, lalabas na po ang bunga ng ating mais. Okay, so yung variety po ng na itinanim natin ay talagang early maturing. So kahit hindi pa po ito umabot ng 50 days ay may mga puno na po ito na naglalabas, unti-unting naglalabas ng bulaklak at mga bunga. So, natutuwa po tayo na maganda po yung progress ng mga mais natin. So, kita po ninyo, lumalaki na rin po yung kanyang puno at tiyan. At dyan na po lalabas ang kanyang mga bunga. Yan po mga ka-farmers. So, next time po, mag-update po tayo sa progress ng tanim natin na mais. So, abangan po ninyo. Maraming salamat.